7 days. Hello, good morning, good afternoon, good evening. Si EJ po ulit. So today naman, itetesting natin or itatry natin yung ginawa ko dun sa isang video, yung pagdurog ng Osmo ko, diba, para mas mapabilis yung tubo ng mayana at saka mas mapabilis natin yung bisa ng Osmocote dito sa sample natin. Dito natin po siya ilalagay. Ayan, dito natin ilalagay yung durog ng Osmocote. Sorry, medyo butas-butas. Galing ito dun sa butas-butas na duck foot. Ano ba to? Chicken feet? Dito, kasi hindi pa siya napipinch. So, newly propagated. Yan, parang 4 days na ito. Tapos, ito naman, napinch ko na. Ayan, yung nakikita nyo dito. Ayan, diba? Magiging 2 main stem yan. There, yan. Dito natin siya i-compare. So, ilalagay natin dito yung Osmocote na dinurog. So, kuha muna tayo ng Osmocote. Ito, nakapag-ready na ako dito. Ayan. So, isa. Asa na isa? Ayan. So, dalawang pirasong Osmocote. So, ilalagay natin dito sa plastic. Ayan. Then, dudurugin natin ng martilyo. Okay? So, kapag pinong-pino na siya, magiging ganito po ang itsura niya. Ayan. Ganyan. No? Nakikita niyo? So, pulbus na pulbus yan. Ayan, dalawang piraso. Tapos, isi-sprinkle natin siya ngayon dito sa mayana. Ayan. Okay? Ayan. So, okay na yan. Didiligan lang natin. Tapos, balikan natin siya ng after 7 days. No? Pero bago yun, sige, pinch na natin. Papakita ko lang sa inyo kung ano ipipinch ko. Ayan. So, ayan, tinanggal ko po itong nasa taas niya. Ayan. So, tingnan natin kung makakahabol siya dito. So, ito yung may Osmocote, ito yung wala. Kung mas mabilis ba. So, tandaan nyo pong mabuti kung gano'n siya kalala, di ba? Medyo pangit yung state nito or pangit yung state ng mayana na to compare dito. Kasi ito medyo madami ng dahon, di ba? Tapos kunti lang yung butas nito eh. Halos wala nga eh. Pero ito, pangit. So, didiligan lang natin to. Ayan, yung cute ng mga dahon na yan. Then, balik tayo after 7 days. Tingnan natin yung magiging epekto ng durog na Osmocote. Okay? So, ayan, balik tayo after 7 days. So, ayan na po sila after 7 days. So, sobrang effective pa din talaga. Ayan, napatunayan natin dito. Diba? Ito, tumangkad na siya. Ayan, medyo lumaki na. Ito yung pinag-comparean eh. Diba? Talagang nauna naman talaga siya. So, talaga mas tatangkad siya. Kaso, diba, ito, bagong pinch. Ayan, ayan siya ngayon. Diba? Bagong pinch. Pero, ang laki agad nung tinubo niya. Tsaka medyo humabol siya sa tangkad. So, ganyan siya. Ayan, diba? Halos magkasing size na siya. Yun nga lang talaga kapag ginagamitan talaga ng fertilizer yung mga maliliit na halaman, lalo na kapag bagong propagate, 'di ba? Kapag juvenile pa. Yung kulay niya medyo maputla compared dun sa walang fertilizer. So again, kapag gagamit po kayo ng fertilizer, dun lang po sa hindi na juvenile or lagpas siguro mga 3 weeks na. Kasi hindi talaga recommended na gumamit ng fertilizer kapag bata pa yung halaman. So, gamitan tayo ng fertilizer dun sa medyo malalaki na. And so, proven naman na effective siya. Diba? Talagang nakahabol. Diba? Ayan, kita natin. Ayan, maliliit yung dahon. Habol na habol. Kapag iiwan pa natin to ng siguro 1 week pa, mas malaki na siya compared dito. Kasi, again, galing yan sa walang dahon. Diba? Pininsin natin. Kita nyo dun sa previous video. Ayan, kita dyan. Diba? Wala talagang dahon. Pero sa span ng 7 days, ganyan agad ang tumubo. Diba? Dalawang node agad yan. Isa, dalawa. Actually, tatlo na nga kasi may patubo ng panibago dito. So, sobrang effective. So, dalawang pirasong Osmocote lang po ang kailangan natin. Dudurugin lang natin para lang ang mapausbong siya. And siguro, ang ulit na nito kasi nga kung dinurug natin, siguro another, maghihintay tayo ng 1 month pa or 2 months pa kasi nga medyo matapang yung Osmocote. Pero ganun. So, huwag pong gagawin ng more than once a month yung paglalagay o pagdudurog ng Osmocote na ilalagay sa mayana natin. So, pakita natin sa inyo ng malapitan kung ano yung naging itsura nila ng 7 days. Diba? Ito normal na tubo lang yan. Pero ito talaga, galing sa walang dahon. Ganyan agad. Sobrang effective. Maganda yung experiment or maganda yung natuklasan ko dun. So, ayan. Tinesting natin dito. So, para lang mapatunayan na effective. Isa pang mapapansin nyo dyan, yung mga stem niya, di ba? Ito, yung stem niya talaga tumutuba na, di ba? Nagsimula na talaga to eh. Halos magkasing taba yung stem nila, di ba? Actually, ito mas mapaya to. Pero kapag hinawakan nyo or pinisil nyo, matigas na. Yung talaga yung nagagawa ng fertilizer, pinapatigas or pinapaganda niya talaga yung katawan ng mayana or yung mga halaman natin. Ayun po, effective.
Conclusion, effective talaga siya. So, pwede nyo pong gawin sa mga mayayana nyo na nandyan sa bahay. Kuha lang kayo ng Osmo Coat na 2 piraso. Durugin nyo, then sprinkle nyo na dun sa gusto nyong palakihin agad or pabilisin yung tubo. Dun sa mga nagtatanong, actually sobrang dami ng tanong na yun na kung pwede daw bang gamitin sa ibang halaman. So, nag-contact na rin po ako ng experiment. Paintay na lang po nung video. So, kinontak ko po siya sa aglonema. Mas ano ko pa yon para lang sure na effective talaga siya or magiging effective, nilagay ko po siya sa aglonema na mayroon na talagang Osmo Coat. Tapos nilagyan ko pa ng dinurog. So, para lang malaman natin kung effective ba kay aglonema or sa ibang halaman. Kapag effective kay aglonema, tetesting naman natin sa ibang halaman. Baka kay alocasia or calathea. Pero sa ngayon, mayana muna, then paintay po nung next video natin tungkol kay aglonema. Okay? Sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo kasi yung mga viewers natin is majority hindi po nakasubscribe. So, at least gawin naman nating 50% yan, di ba? Para naman umabot tayo sa 100,000 subscribers, di ba? Para lang, wala lang. Achievement nating lahat yan. Ayan, so yun lang po muna. Sana nakatulong tong video na to. O, ingat-ingat lang sa paggamit ng Osmo Coat, lalo na kapag bata pa yung halaman nyo. Then, ayun, maraming salamat. EJ po ulit. Thank you. Subscribe kayo.